Hello guys, welcome to my vlog. It's me. So hello po guys, ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano maglinis ng kuko. Una po, gamit ang cotton ball, lagyan ng acetone, tanggalin lang yung mga lumang kulay ng kuko. Yan para ma-prepare na natin sa paglilinis niya. Tanggalin lang natin dahan-dahan yung kulay para makita natin kung saan tayo na magkukuskus mamaya. Dahan-dahan lang po para totally pong matanggal yung lumang nating nail polish. Yan. Pagkatapos po, spray po natin ang cuticle remover para po lumambot yung mga dry skin, yung ingrown natin, at pati yung dumi. Ipe-prepare natin. Yan, lagyan ng brush. Tapos, kuskus lang ng dahan-dahan. Gamit ang pusher. Dapat dahan-dahan lang at magaan ang ating mga kamay. Para hindi siya sobrang cut na yung kuko. Kaya pag sobrang push na siya, mag-push yun ang lubak-lubak ng kuko habang tumatagal mo siyang push ka ng push. Kaya dapat magaan ang kamay. Hindi sobrang daming kukong natatanggal. Kasi ang purpose po ng pusher ay pagtanggal lang po ng dumi. Hindi po pagbabawas ng kuko. Kaya dapat magaan ang kamay mo. Tapos dahan-dahan lang ng pagkuskus niya. Para malinis lang siyang tignan. Yan nga po, dahan-dahan lang. Kung nakikita nyo, yung sa dulo ng kuko may puti-puti. Yan po yung cause ng sobrang tagal nakababad ang kuko natin sa kulay. Kaya dapat po 3 weeks lang po siya, tinatanggal na natin. Huwag po nating over na ibabad ang ating kuko dahil magiging marupok po siya at magkocross photo ng crack nails. Yan sa dulo. Puti-puti po. Pagkatapos po, tanongin ang customer kung anong gusto niya na cut ng kuko. Pa round ba o pa square? Sabi naman niya square, kaya i-cut lang natin ng straight. Straight lang ang pag-cut niya. Para papantay lang lahat. Tapos gamitan ng nail file. Para hindi siya maging matalim sa dulo. Smooth lang dapat ang kuko niya. Yan. Gamit din ang nail file, nakakapantay ng kuko. Tapos spray ulay ng cuticle remover. Yan, gamit ang nipper, tanggalan ng dahan-dahan sa gilid, cut lang ng konti, tanggalin ang mga dry skin. Yan, dahan-dahan lang. Dapat hindi siya overcut yung pag-cut mo para maiwas sugat, iwas din infection. Yan, dahan-dahan lang ang pagkuha niya. Dapat din dyan magaan ang kamay mo. Kasi the more na mabigat ang kamay mo, na-over cut mo yung dry skin niya, magkakasugat siya. Kaya yan, dahan-dahan lang. Then kada cut mo, dapat i-brush mo siya para makita mo yung kung saan ka banda na naman kukuha. Huwag lang kang kuha ng kuha. Tapos dapat dire-diretso, kasi kung dahan-dahan mo siyang kinakagat ng nipper, hindi balance ang pagkuha niya. Dapat isang kuhanan lang. Lagi siyang iba-brush para makikita mo lagi kung saan ka na banda dapat kumuha. Saan banda may dry skin pa. Tapos konting cut lang ng gilid. Yan. Huwag sobrang cut. Para hindi siya masanay na ma-ingrown yung gilid. Dapat mild lang ang pagka-cut nyo, hindi yung overcut na siya. Kasi the more na kinakalkal nyo, the more siyang sasakit kung hindi na siya kakalkalin. Yan. Pag dyan sa hinlalaki, cut lang ng konti. Para may mahawakan yung pusher natin mamaya. Prepare mo lang yan. Tapos unahin mo yung dyan. Tanggalan ng dry skin. Para makita mo mamaya kung saan ka nababanda mag-push ng ingrown mo. Para makontrol mo siya.
As hanap ka lang ng pusher na ikakapush mo yan, yung maliit na dulo. Pang push ko lang yan siya. Para hindi masakit, ipush ng konti. Huwag yung todo push mo kasi masakit ang pagkakakalkal niyan. Masakit siya tanggalin kaya dapat dahan-dahan lang ang pag-push mo. Huwag dare-derecho. Kontrolin ang kamay na hindi maano, masagad hanggang laman para hindi magsugat. Yan. Gamit yung matulis na pusher. Sundutin natin hanggang doon sa ilalim. Yung tamang pag-ano lang, control ng kamay para totally matanggal ang ingrown niya. Yan. Linisan na natin, tanggalan sa ano, dumi. Tapos tanggalan ng dry skin yung gilid para malinis na siya, tignan. Yan. Huwag yung sobrang push na push. Dapat ano lang, mag-an lang ang ating mga kamay. Tapos tamang ano, tansya ng kamay lang. Huwag panggigil. Kasi yun sa panggigil natin, doon natin siya nasusugatan. Hindi pa natin siya natatanggal ang ingrown. Nasugatan na siya, kaya naiiwan natin at mag-cause yun ng infection. At mag-cause ng pamamaga ng ating paa. Kaya dapat sobrang gaan ng kamay mo. Huwag yung sobrang kapit ng customer mo. Dapat mild lang ang paghawak niya. Tapos magaan ang pagkuha ng mga dry skin, yung ingrown niya, para hindi masaktan yung customer. Yan, tapos na. Kailangan natin ispray ng alcohol para sa sanitize natin. Para kung may sugat man, hindi siya ma-infection. Kasi hindi mawasan na may sugat. Tapos i-brush mo lang para malinis na. Yan, tapos lagyan natin ng martiolate tincture o nail tint sanitizer. Para totally sanitize yung kuko natin. At saka maganda siya tignan yung bawat gilid niya. Yan. Di ba? Sobrang linis na niya. Brush mo lang hanggang sa madry siya. Wala na siyang mga excess na mga liquid. Yan. Tapos na siya. Di ba? Maganda. Malinis na. Pagkatapos, lagyan lang natin ng colorless. Lagyan natin ng color press para kumintab siya. Totaling linis na linis. Yan. Ganyan po ang paglilinis ng kuko. Kaya sana po nagustuhan nyo at makuwanan man nyo na ng idea. Sana po kung nagustuhan nyo po ito ay sana ma-like nyo at ma-share at subscribe po kayo ng aking channel. Huwag nyo pong kalimutang i-hit ang notification bell na all para po lagi kayong updated sa mga i-upload ko o sa ma-upload ko pa lang. Maraming salamat po at bye-bye.